guys, welcome po sa aking unang-unang cooking channel. For today, gagawa po tayo ng oxtail stew. Or sa Tagalog ay buntot ng baboy. Ito po ang ating mga ingredients. Ayun po, meron po tayong oxtail. Ang dami po niyan. Meron din po tayong bell peppers, onions, garlic, parsley, patatas or potato, tomato paste, celery and thyme, fresh, carrots, black pepper and salt. And ginagamit ko po itong beef stock. Pero kung wala po kanya ito, pwede po kayong gumamit ng more cubes. Beef more cubes. And flour. Ito po ang ating first step. Makita nyo naman po fresh ang mga buntok na baka or oxtail. Silip lang po natin ito sa harina or cornstarch or all-purpose flour. At tapos po yung pagkakasin natin. Ito, pass forward ko na lang po kasi po titig po ito ng gumalami. Marami po yung lulutuin ko kasi this weekend meron po kami fresh garlic tsaka po para sa mipanin. Para sulit kasi medyo matagal kong lutuin. Hi guys! Ito na po. Natapos ko na po ang tibit lahat ng ating oxtail. Ngayon naman po, magpapainit lang po tayo ng frying pan. At mainit na po, lagyan po natin ng mantika. High heat. Pipitin lang po natin lahat hanggang mag light brown. Then set aside po muna natin. Please set aside po muna natin. Induction po yung ginagamit kong lutuan. Mas madali po kasi gamitin. Ngayon po, ipitin na po natin isa-isa. Mas maganda po kung magamit tayo ng non-stick pan. Ito na po pala ang ating second step. Huwag po natin masyadong i-overcrowd yung ating frying pan para po sabay-sabay at pantay-pantay kitang maluto. Ayan, check na po natin kung medyo light brown yung iba. Sa dumidigil niya. Ayan. Ayan po natin lalagyan mo lang po pala yung ingredients for 1 kilo, okay? Para po small portion lang. Magugustuhan po ng inyong pamilya at kaibigan. Hi, ayan. Change po na po ako yung malaki na kasi masyadong maliit yung dikas na. Ito, finish na po yung ating oxtail beef. Try na po natin lahat. Ngayon naman po, ginamit ko yung mantika kanina natira. Tapos ngayon naman po, muna natin lalagay ay ang sibuyas. Ayan, nag-ibang lang natin sa ang pangko. Gusto rin mo po maglagay tayo ng bawang. Inuuna ko po yung sibuyas para po hindi masyadong matapang lakas ng bawang. Ayan, sabi na po natin. Sweet screen. Pa-brown lang po natin ng konti. Saka po, ilalagay natin yung ating buntot ng baka. Pag na po medyo brown na ating sibuyas sa ating bawang, susunod naman po ay ang farina. Pwede po kayo gumamit ng cornstarch or all-purpose flour. Ayan. Katapos po ay ating na ilalagay ang ating ayan, ating oxtail. Ay, hindi tayo. Ayan, ganyan maganda po guys, light brown lang po. O, ngayon po nalagay mo na po ang ating oxtail, medyo marami. Pagkatapos po yan, maglalagay na po tayo ng oxtail beef. Ang ating beef stock. Gamit na po kayo ng beef nor cubes kung hindi po available. Oops, sorry, ganda. Medyo marami po ang gamit ko kasi nakita naman po ang handaan talaga. At mag-aadding po tayo ng konting water kasi po kailangan natin siyang pakuluin ng 3 hours. So, make sure na hindi po nagutuloy. Ayan, nalagay ko na po lahat ng oxtail. Ngayon po, intayin lang po natin siyang tumunod ng konti. Pagkatapos po, ilalagay natin ang ating tomato paste, thyme and parsley. Okay po, nalagay po natin mamaya.
Ayan, nalagay ko na po lahat ng bulutang baka. Hintayin lang po natin muna ng konti. At pwede na po natin lagay ang tomato paste, parsley, and thyme. Gumagamit po ako ng cheese cloth. Dito po ilalagay ang parsley and thyme. Limang tao po kasi ayaw kumain nito. Pero, masarap po kasi ito kapag-ibig. Ito po. Ayan. Ilalagay ko na po siya dito sa ating cheese cloth. Kung kumakain lang po kayo nito, pwede na po direct na. Ito po, pwede kayo gumamit ng dried thyme. Pero, mas prefer po kasi yung fresh. Fresh is good. Oh, sorry, nakalimutan ko. Tsaka po, maglalagay din po tayo ulit na bawang. Pardon. Ayan. Pagkatapos po nito, ayan. Sama-sama na po dito yung celery, thyme, at saka ang ating bawang. Medyo malaki po yung cheese cloth po kayo. Ayan. At ngayon naman po, ayan, medyo pinutulo ng ating stew. Pwede na po natin ilagay ang ating tomato. Importante po itong ingredients na ito. Ayan, medyo tanawin lang po natin. Okay. Medyo heat lang po, takpan po natin. Babalikan po natin after 3 hours. Pero bisibisitahin niyo rin po ng mga after mga 30 minutes, make sure po na hindi siya nalilig sa ilalim. Kaya ngayon po, i-check ko na, pero ating papal, siguro mga 15 minutes lang after papal. Kasi po, kailangan natin ilagay. Yan po ang ating parsley and thyme and garlic. Yan, make sure lang po natin na siya ay lubog. Para po yung nasa yung pinakamasarap na lasa ay ating magpuba. Then, ngayon po, lowbit lang po, okay na po. Then, iwan lang po natin siya ng 3 hours. But every 15 or 30 minutes, check nyo na lang po para kumisyon na yung buka na gusto sa ilalim. Hi! Hi guys! Ayan na po, after 3 hours po, ayan, nakapag-transform pa po tayo. Pwede na po natin tignan. At pwede na po natin tanggalin ang ating cheese cloth. Ayan. Kita nyo guys. Ngayon naman po, pwede na po natin ilagay ang ating carrots. Okay, tabi mo lang. Ayan. Mas marami yung carrots kasi hindi masyado nakakataba. Wait lang po tayo guys ng mga 3 minutes. After nyan, ilalagay na po natin yung patatas. Kasi po mas matigas yung carrots, so mas matagal siya lumumbok. Balikan po natin. And guys, after 3 minutes, pwede na po natin isunod ang ating patatas. Wait po tayo ng mga 5 minutes. After po nyan, susunod natin ang ating bell peppers. Takpan lang po natin ito. After 5 minutes po, pwede na po natin ihalo ang ating makulay na bell peppers. Haluin lang po natin ito. Ayan, sobrang lambot na ng buntot ng baka guys. Nakita niyo yun? Hayaan lang po natin tumulo for 5 minutes. Tapan lang po natin. And guys, after 5 minutes, haluin lang po natin. Make sure po na malambot na lahat. At pwede na po natin ilagay ang ating asin at paminta. Mas masarap siya pag maraming paminta. Haluin lang po natin ulit. Sobrang lambot ako ng karne. Iwan lang po natin ng 1 minute. Pagkatapos po, pwede na po natin ipatay. Tapos na ang ating niluto. Siya nga po pala, pwede kayo maglagay ng sugar kung gusto nyo may pagkakatamis. Ako po kasi hindi ko masyado net. Tignan po muna natin. Wow. Sulit na sulit po yung paghintay natin. Kita nyo naman po, natatanggal na yung mga laman sa buto. Tignan na po natin. Ayan guys, tapos na ang ating luto. Tignan na po natin ito. Ang ating foxtail stew. O buto. Ayan guys, nakita nyo. Natatanggal na talaga yung laman sa buto. Sobrang lambot. Kain tayo. Sulit na sulit. Mas masarap ito may kanin. See you again. Bye.